na. Oo, mamaya eh. Alis lang ako sandali, may meeting ako dyan sa mall. Oh, sige. Dito ka ba mananangalian? Oo, sandali lang ako. Bakit? Eh, di ba darating nga ngayon si ate galing Australia? Ah, si LV, oh. May bahay pa ba siya dito sa Manila? Wala na. Binenta na nung nakapag-asawa ng Australiano. Oh, dito mo na muna patuloy. Ano, kasama ba yung asawa niya? Hindi niya nasabi. Anong oras daw darating? Hindi ko alam. Ano eh? Susunduin ba sa airport? Hindi ko rin alam eh. Basta ang sabi niya, tatawag siya pagdating niya. Lahat yata, hindi mo alam eh. Buti pa ako, alam ko kung ano yung niluluto mo. Ano? Sinigang. Oh, hindi. Kare-kare to. Hindi. Ba't ang asim mo? Ay, ang sweet niyo talaga ni Sir Mo. Ano ka ba, ate baby? Hindi kaya. Sinabi na nga ni Sir na maasim eh. Oh, mga patulang. Dito ko na. Dito ka na. Tommy! Bakit? Hey, Tommy. Oh. Kukunin ko na. Tanggalin. Yung pinahiram ko sa'yo. Na ano? Yung tinext ko. Teka, teka. Pakikompleto mo nga yung sinasabi mo dahil hindi kita naiintindihan. Tinext kita na sabi ko na dadaanan ko yung toolset. Kasi inaalam na sa akin ni Janice eh. Yung nasa toolbox na hiniram ko sa'yo 3 months ago. Yun! Ayun! Wala eh. Anong wala? Nawala mo? Hindi eh. Wala lang dito sa bahay. Eh, nasa na? Pangalit. Yung toolset. Kay Jason. Anong ginagawa nun doon? Eh, kailangan doon niya eh. Teka, kumpletoy mo nga sinasabi mo, hindi kita maintindihan eh. Kay last month, nangangailangan ako ng pera para ipambayad sa utang ko kay Didi. Eh, wala akong nakuha. Kaya isinanda ko kay Jason yung toolset mo. Ha? Bakit mo nagawa yun? Di ka ba nakikinig? Wala nga akong pera eh. Hindi na ibig ko sabihin, bakit ka nagsasanla na hindi sa'yo? Okay, may toolset ba ako? Wala. Exactly! Kaya ako nagingan ng toolset sa'yo yun, di ba? Eh, tamang-tama last month, nangangailangan ako ng pera. Tamang-tama si Jason, nangangailangan siya ng toolset. Eh, kung meron nga akong toolset, di isinanda ko sa kanya yung akin, eh wala eh. Ano gagawin ko ngayon? Pambihira ka, Tommy, oh. Tubusin mo yun! Sigurado magagalit sa akin si Janice pag nalaman niya yun! Oo, oh, okay. Pupunta ako si Jason ngayon na mismo! May sandaan ka ba? Para saan? Wala akong pamasahe. Oh, bayaran mo yan, ha? No, sige. No, don't worry. Nang bahala. Pamasahe? Teka. Eh, katapat ang nilapit si Jason, ha? Tommy! Tommy! Oh, ang galing, ha? Oh, sige na. Oh, next naman. Very good. Next naman. Ate Baby, may alam ka po bang malalim na Tagalog? Wala eh. Eh, para saan ba yan? Homework po namin para sa buwan ng wika. Pinagsusulat po kami ng malalim na salitang Tagalog eh. Tapos po, pag-uusapin namin sa klase. Naku, mahina pa naman ako sa ganyan. Ito si Robert. Aliga. Bert, di ba mahilig kang sumagot ng palaisipan sa tabloid? Oo. Oy, may alam ka bang malalim na salitang Tagalog? Malalim na salita? Oo. Talaga? Ano? Dagat. Malalim po ba yun? Di ba malalim ang dagat? Depende. Pag low tide, bababaw lang. Ay, oo nga mo. Hoy, kayong dalawa mababaw. Ang tinutunong tanong tong bata, puro kalokohan yung sinasagot nyo. Eh sige, high tide. Yun, malalim. Ibang subject nila. Ibang subject. Ito naman. Kamusta ka na? Mother Elsa! Doon tayo sa loob. Oo. Bakit? Ate, ikaw naman. Sabi ko sa'yo, susunduin ka na namin sa airport eh. Eh, syempre naman. Gusto naman kitang i-surprise. Na-surprise ka. Tita Elvi? Si Clarissa na ba ito? Oh, no! Ang magalaki mo na. Ang bigat-bigat mo. Dikit pa kaya, Ana.
magtinda ng chocolates para sa'yo. Ay, okay lang po yan. Di naman po ako nagda-diet eh. Saan nyo lang yung mga gamit ng ate? Pasensya na. Ate, tayo. Doon sa loob magkukwento. Oo, oh, sige. Tao. Tumba ba kaya ta? Huh? Hindi ah! Doon na lang tayo sa loob magpurihan. Tapos nung nalaman kong niloloko pala ako ni Mick, sabi ko, ayoko na, kaya ayun, divorce na kami. Alam ko, akala ko pa naman masaya ka na sa Australianong yun. Akala ko rin eh. Akala ko doon na nga ako forever. Pero ayoko nang bumalik doon. Hayaan mo na, hayaan mo na. Ano mo naisipin yan? Mabuti pa, dumito ka muna hanggang gumaang yung pakiramdam mo. Hayaan mo, tutulungan kitang makalimutan yung mga nangyari. Thank you, ha? Ma'am Elvi, kailan po kayo na Australia? Ah, oo, bakit? Eh, doon din po tumira yung pinsan ko eh. Ah, talaga? Nag-asawa siya ng Australiano? Ay, hindi po, lalaki po siya. Australiana po yung napangasawa niya. Oh, ah, kamusta sila? Ah, iwalay na po sila eh. Ha? Pero po, niloko po siya ng asawa niya. Declamation contest kami para sa buwan ng wika. Ano kayong maganda gamitin? Naku, wala akong alam sa mga declamation na yan. Anong reclamation? Hindi, reclamation, declamation. Yung declamation, yun yung formal interpretive rendition ng isang piece. So, pwedeng isang popular na speech o talumpati o pwede rin tula yung maging declamation piece. Pero yung paraan kasi ng delivery nito, medyo madrama yung dating niya. So, very emotional yung delivery niya. Palagi ko hindi talaga sila maihahaling tulad ng ganoon dahil yung tula, parang isa lang ito sa pwedeng maging declamation piece. So, kumbaga, yung tula, para siyang weapon, tapos yung declamation, kung paano mo gagamitin yung weapon na yon. So, hindi sila comparable in that way. Ang declamation, nag-umpisa ito dun sa ancient Greece, particularly sa Greek East. And during that time, yung declamation ay ginagamit ito sa dalawang mahalagang aspeto ng buhay sibika. Dun sa tinatawag nilang assembly, at dun sa mga court trials. Ito rin yung paraan nila ng pag-train sa mga tao para talagang maging aktibo sa pakikilahok sa buhay panlipunan. Sa ngayon, madalas natin nakikita yung declamation sa mga schools, di ba? Lalo na kapag mga buwan ng wika o kung ano man yung okasyon na nangyayari sa eskwela, madalas na nagpapakontest ang mga paaralan. Ang buwan ng wika ay pinagdiriwang natin taon-taon. Ito ay nagsimula noong 1954 bilang proklamasyon sa pagbibigay pugay sa kaarawan ni Balagtas. Ito ay isinabatas at binago ang pagdiriwang natin ng buwan ng wika. Na sa halip na naging Marso o hanggang Abril, ito ay naging Agosto. Agosto dahil ito ay ang kaarawan ng ating ama ng wikang pambansa na si Manuel L. Quezon. Sa buong Pilipinas, ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika upang gunitain ang kabayanihan na ginawa ng ating mga bayani dahil ang wika ay ang buklod para magkaisa tayo. Kala ko reclamation. Bakit? Alam mo po ba kung ano ibig sabihin ng reclamation? Oo, oh, yun yung English ng reklamo. Na, para saan ba yung declamation? Para po sa buwan ng wika sa school. Ay, alam mo, magtanong ka sa Tita Elvi mo. Magaling yun, lagi yung nananalo sa school nila noon. Talaga po? Sige! Maria, sabang naman ng iced tea. Ang dami mo naman reclamation.
Hey, Robert! Tommy. You're just the man I'm looking for. Check this out. Isasakla ko muna sa'yo. Bakit mo binibenta? Sira na ba to? Hindi ah. Okay pa yan. At hindi ko binibenta. Sinasakla ko lang sa'yo. Eh, meron akong ganito eh. Hindi ko na kailangan bumili ng bago. Hindi ko nga binibenta sa'yo eh. Sinasakla ko lang. Kailangan ko lang ng pera. Sige na. Para saan ho? Kailangan ko tubusin yung toolkit ni Patrick na naisanla ko. Eh, bakit hindi nyo nalang isang lato doon sa pinagsanglaan nyo sa gamit ni Patrick? Eh, hindi na doon niya kailangan eh. Kayo naman kasi, Mang Tommy. Nagsasangla kayo na hindi nyo gamit. Eh, tuloy, nagbibenta kayo ng sarili nyong gamit. Hindi ko nga binibenta, kulit mo naman eh! Meron na akong ganito, hindi ko na kailangan bumili. I'm sure wala ka nito. Paano ko yung nakasigurado? Sa'yo to eh. Hiniram ko 3 months ago. Ay, kailangan ko nga niyan. Magkano nyo binibenta? Hindi ko nga binib... 500 pesos. Wala, thank you. Yan ha. Oh, quits na tayo ha. Quits na tayo. Hi, Robert. Hello, ma'am. Ano yan? Ha? Si Ma'am Elvi, kapatid ni Ma'am Elsa. Kakadating lang galing Australia. Nagbabakasyon? Turista? Oho. Kakadivorce lang dun sa asawa niya, Australiano. I smell divorce money. Sa. Hmm. Hoy. Bisibisihan na. Hmm. Ba't di pa sinabi pa gawin mo yan? Ako, nagpapahinga at pagod buong maghapon. Tatapos lang namin magkwentuhan ni ate. Yung dalawa, hindi ko na ginising at maaga pa bukas. Iya, no? Sipag na, bait pa. Hindi ba ako nakakaligo? Ako, kahit saan linggo ka di maligo, aamoy-amoyin pa rin kita. Saka na nga, ako na yan. Hindi na, ako na. Kaya ko. Kaya ko. Para makaligo ka na. Oh, kala ko ba kahit hindi maligo ng isang linggo? Eh, ginugutom ako sa amoy mo, amoy sinigang. O, sige, ako magbaban... Eh, ako magsasabon, ikaw magbanlaw. Ha? Ha? Okay, sige. Ano ba lang? Ano ba kinain niyo? Oo, oh, ano ba kinain niyo? Ano akong sinigang? Larissa, ikaw, Ben? Bakit? Eh, parang kasi hindi mo nagalaw yung pagkain mo eh. Hindi ako makakain. Kinakabahan ako eh. Kailan mang kinakabahan? Eh, malapit na yung declamation contest. Wala pa rin akong gagamitin. Di ba nga, sabi ni nanay, magtanong ko kay Tita LV. Oo nga. Pero parang wala siyang time eh. Ang dami niyang tinatawagan, ang dami niyang pinupuntahan. Eh, sige. Magtatanong ko kay Erica sa kay Nikki. Baka may alam sila. Talaga, kuya? Oo. Yay! Dapat yata, hindi na kita pinakawal. Good day, lady. Sino ka? My name is Tommy. Crocodile Tommy. Kilala ba kita? Oh, well, you're from Australia, right? The land down under. O ngayon? Well, I'm at your service, mate. Naku, patatawarin po. Wala po yung may-ari. Wait, kilala ko sila. Bakakan! Sino yun? Hindi ko alam eh. Parang sinto-sinto. Robert! Robert! Hindi ka sadir. Bakit ito ganyan ang suot niyo? Ano na ka na ikikwento? May kilala ka bang may-ari ng train dog? Train dog? Ha. Titingnan mo ako dun sa estasyon ng train. Hindi yun. Yung train dog, yung aso na turuan. Actually, mas bagay ang buhaya sa costume ko, hindi ba? Kaya lang alam kung mahirap maghanap ng buhaya. Kaya, pwede na yung aso. Yung...
Yung kaibigan kong driver doon sa Phase 4. Oh. Yung amo niya may asong turuan. Talaga? Ako sabi mo nuno, sabi mo sa kanya kung pwede hirap yung sadali, ha? Sige ho. Hoy! Have a good day, mate! Alms! Spare me a piece of bread. Spare me of mercy. I am a child so young, so thin, and so rugged. Why are you staring at me? With my eyes, I cannot see. But I know that you are all staring at me. Okay, hindi na amoy sinigang. Tay? O bakit? Ay! Sorry! Kala ko si Elsa. Okay lang. Marami talaga nagkakamali sa amin noon pa. Kaya palang tataka ako, mabango. Bakit, Tay? Mabaho po ba si nanay? Hindi ah. May sinigang bang mabaho? Akit na muna, parang nangangasimisik mura. Sige. Sige. Tita LV? Tita LV? Ah? Itutuloy na po ba natin? Ah, oo! Oh, halika! Asa na ba tayo? Sige, umpisahan mo ulit. Arms. Sige. Arms. 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 Tita Elvie, saan po ba tayo pupunta? Doon sa may clubhouse, may park daw na katabi doon. Doon tayo magpa-practice para walang makaka-istorbo. Sige po, sandali lang po, kuha lang po ako ng juice. Sige. Alam ba nangyari kanina? Akala ko eh. Kamali uli ako. Ikaw ah, sinasadya mo na pipi. Uy! Halata ba? Naka hindi, hindi. Baka siging suot mo kanina eh. Alam mo, okay lang yan. Lahat naman ng tao nagkakamali paminsan-minsan eh. Ha? Sabi ko, okay lang na magkamali ka sa akin. Tita Elvie, halika na. Ah, oo. Tayo magpapahatid lang po kami kay Kuya Robert. Magpapractice lang po kami doon sa clubhouse. Sige, buti pa. Don't worry, Piping. Babalik pa naman ako eh. Sige. Oh, pwede na ba kayo? Ngayon na po ba? Pwede na. Basta patigilin mo sa harap ni Elvie, ha? Okay? O, sige po. Ngayon na daw, eh. Go! Takaw yung ano, kasama yung O tsaka A, ha? No worries, lady. I'll protect you. Okay, okay. Oh, okay, okay. Hold on there. Anong ginagawa mo? Wala, gumaganti lang. Pwede ba, kalimutan na natin yan? Hindi natin pwedeng kalimutan yon, Piping. Ang pagmamahal, ginagantihan ng pagmamahal. Wala ka bang kaaway? Baka pwede yun na lang gantihan mo? Pag sinimulan, Piping, dapat tapusin. Okay. Tapos. Hindi. Ay, Robert! Tapos ka naman maghugas sa sasakyan kasi tignan ko lang lalabas ako. Sige, bye-bye, bye-bye. Piping! Hi, Robert. Si Elvie? Kapatid ni Elsa? Oo. May gusto? Oo. Sa akin? Oo, hindi. Anong sa'yo?
Sa akin! Sa akin! Kala ko sa akin eh. Teka, Pits, gulo yan. Do, alam ko, kaya ako lumalapit sa'yo eh. Ayong... May magandang gawin? Ni LB? Kung anong magandang gawin ko? Pits, mabuti pa sabihin mo na kay Elsa yan. Sigurado ka? Oo, ano man. Para sa simula pa lang, alam na ni Elsa na magkakampi kayo at alam na wala kang masamang intensyon. Hindi ka magalit yun? Magalit? Hindi. Matutuwa pa yun. Sigurado. Sira ba ulo mo? Hindi, kasi... Hindi totoo yan. Eh, sinasabi ko lang... Huwag ka nga nag-iisip ng ganyan sa kapatid ko, Pitoy! Kakahiya ka! How are you, mate? Diyan ka pala. Kumusta ka? I'm great. Mahilig ka pala maglaro. Hindi laruan yan. Ano yun? Collection ko. Tulungan. Ikaw naman, masyado ka namang tense. Relax ka lang. Gusto mo ba i-massage kita? Okay lang. Wala ka bang ano? Wala kang biyahe? Meron. Sa biyaheng langit, samahan mo. Pitoy! Let me explain. Anong explain, explain? Nakukahiya ka, lumayas ka! Kasi... Kaya yun, binalayas ako. Lumayas ka naman. Ano ang gagawin ko? Galit na galit si Elsa. Tapos yun naman si LB, hindi gumigibo, parang inosente. Parang walang kinalaman sa nangyari. Eh, sabi ko, pababayaan ko muna sila. Mali yun, Pits. Ayan. Yung lumayas ka. Bakit? Ano ba dapat ginawa ko? Dapat, nagpaliwanag ka. Ako, yun nga gusto kong gawin. Kaya lang, galit na galit si Elsa dahil dun sa sinabi ko sa kanya. Bakit ano ba sinabi mo? Na may gusto sa akin si LB. Bakit mo sinabi yun? Eh, sabi mo, sabihin ko eh! Sinabi ko ba yun? Eh, ganito lang gawin mo. Bumalik ka. Magpaliwanag ka. Kailan? Ngayon din! Ngayon, hindi na. Baka mag-away lang kami. Pitch, dapat maging matapang ka. Ikaw yung lalaki. Ipaglaban mo yung karapatan mo. Tama yan. Tama yun! Ganun ang gagawin ko. Gawin mo yun! Sigurado yan, ha? Sigurado! Yun ba talaga ang nangyari o pinagtatakpan mo lang si Pitoy? Hindi. Walang kasalanan si Pitoy, Elsa. Hiyang-hiyang nga ako sa inyo kasi hindi ko alam bakit ko nagawa yun eh. Samantalang ang bait-bait niyo sa akin. Siguro, naiingit lang ako sa maganda niyong samahan. Ayun na nga eh. Ang ganda-ganda ng samahan namin tapos nangyari to. Elsa, maniwala ka, hindi ko sinasadyang masira ang pamilya niyo. Kung meron mang nasira, hindi pamilya ko. Hindi kami masisira ng ganun-ganun lang. Oo, Elsa. Matibay nga ang samahan niyo ni Pitoy. Hindi katulad nung sa akin. Oo. Ayan ka na naman eh. Tama na kasi, huwag mo nang balikan yan. Ginabatawan pa na ba ako? Basta huwag mo nang uulitin. Tsaka ate, mag-sorry ka kay Pitoy. Elsa! Bumalik ako ah. May sasabihin ako. Pitoy, okay na. Nag-usap na kami ni Hindi! Ako ang lalaki dito. Paglalaban ko yung karapatan ko. Hindi na nga kailangan kasi nga naiintindihan. Hindi mo naiintindihan! Sara mo yung bibig mo dahil nagpapaliwanag... Anong sinabi mo? Nagpapaliwanag. Pinapasara mo bibig ko? Nakikinig. Eh kung yung bibig mo kaya ang isara mo! Tama na, Elsa. Tama na. Buti inawat kita. May sinasabi ka? Siyang lang. Thank you.
nga ako makaupo na maayos eh, dahil dito ko kinagat, oh. Kawawa ka naman. Eh, gusto ka lang mag-thank you sa'yo. Ah, talaga? Will you thank me in cash? Ay, hindi. In kind. Wow! Thank you, ah! Tommy! In kind ka naman ito? Ha? Ay! Ano? Yan na ba yon? Alin? Sabi mo, papalitan mo yung tools ko. Oo nga, pero bago ito eh. Eh bakit? Bago rin magpinayaran ko sa'yo, ah. Ito ang nilagay ka ng luma. Akin na ako. Ikaw muna. Mm. Ano to? Di ba sabi mo nagpapahanap ka ng reclamation piece? Yan. Tagalog? Oo. Para sa buwan ng weekend, di ba? Oo. Pero may tinuro sa akin si Tita Elvin na English eh. Talaga? Ikaw bahala. Okay lang. Thank you, Kuya. Hmm. Nak! Ano, kamusta yung tinuro ng Tita Elvin mo? Okay po. Hmm, talaga? Opo. Parinig na. Sige po. Spam me a piece of bread. Spam me a piece of mercy. May laman mo yung bibig mo? Wala po. Eh, ba't ka ganyan magsalita? Turo po sa akin ni Tita Elvie eh. Talaga? Oh, sige. Tuloy mo. I am a child, so young, so thin, and so rugged. Why are you staring at me with my eyes? I cannot see, but I know. Are you staring at me? Nan, parang hindi ko yata kaya. Anak, kaya mo yan. Basta magpakatotoo ka kung ano yung natural sa'yo, yun ang gawin mo. Magpakatotoo po? Ngayon, pakikinggan natin ang bilang na inihanda sa atin ng susunod na kalahok. Si Clarissa Manaloto! Ang Pamana. Minsan ang ina ko'y nakita kong namamanglaw, naglilinis ng marumit mga lumang kasangkapan sa pilak ng kanyang buhok na hibla ng katandaan. Nakita ko ang maraming taon noong kahirapan. Sa guhit ng kanyang pising, lumalalim araw-araw. Nakita ko ang ina kong tila man din namamanglaw. At ang sabi itong piano'y sa'yo ko ibibigay. Ang kubyertos nating pilak ay kay itang may iwan. Mga silid aparador sa kaitikong ibibigay. Sa ganyan ko hinahati itong ating munting yaman. Pinilit kong pasayahin ang lungkot ng aking mukha. Tinangka kong magpatawa upang siya ay matuwa. Subalit sa aking mga matay may namumuong mga luha. Ngunit inang, ang sagot ko, ang lahat ng kayamanan at kasangkapan ay hindi ko kailangan. Aahin ko ang piano kapag ika'y namatay. Ni hindi ko matutugtog sa tabi ng iyong hukay. Ang ibig ko'y ikaw ina at mabuhay ka na lamang. Ililimos ko sa iba ang lahat ng ating yaman. Ni hindi ka maaaring pantayan ng daigdigan ng lahat ng ginto dito. Pagkat ikaw, o ilang ko, ika'y wala bang kapantay? Clarissa Manaloto!
bagay sa mundo ang pwede mong baguhin, pero hindi mo alam kung paano. Sa lahat ng bagay na yon, iisa lang ang makakasiguro kang kaya mo, ang sarili mo. Pero marami din nagsasabi na nahihirapan sila dahil hindi pa nila nahahanap ang mga sarili nila. Pero ang sarili naman kasi hindi hinahanap. Ang sarili, kasama mong ipinanganganak. Marami rin iba dyan, halos malibot na ang buong mundo dahil hinahanap nga ang sarili nila. Pero, tsaka lang nila nalalaman at nakikita sa bahay nila pag-uwi nila. Elsa, Pepito, salamat ah. Ikaw naman. Ano, sigurado ka may maitutuluyan ka na? Oo, meron na sa ano, sa Makati. Bumuha ko ng kondo doon. Siya nga pala, pasensya na talaga sa mga nangyari ah. Lalo na sa'yo, Pepito. Wala yun. Basta kung may maitutulong kami, punta ka lang dito. Ha? Talaga? Ako, salamat. Okay lang? Oo naman! Mga taksil!